So, what's up sa inyo mga tropa? Anong balita sa inyo at sa ating lahat? At welcome back to my channel again. So, mabilisan lang tong aking gagawing vlog o aking video. So, kababasa ko lang na itong balita na to kanina sa YouTube. So, may nangyari na namang insidente ng pang-hacking dito sa atin. Na yun nga, isa sa mga sikat na streamer sa ating bansa dito sa Pilipinas, which is si Doggy, no? Kung ikaw ay isa sa mga gamer o mga streamer, ay malamang kilala mo tong taong to, si Doggy, na isa sa mga pinakasikat na mga gamer o streamer dito sa Pilipinas. Mga post sa social media na yun nga, na-hack yung account niya, na nung tinignan ko yung binisita ko yung YouTube channel niya, ay iba na yung itsura. Yung video niya, nawala na yung mga video niya, parang na-private. So ang pangalan ng YouTube channel niya ngayon ay Live News, no? Live News po ang pangalan ng YouTube channel niya ngayon. At meron siyang stream doon, may stream yung channel na yon na kung saan parang pinag-uusapan niya is about sa cryptocurrency at ibang lahi ang nandoon. Nag-pop up sa akin yung live na yon, eh hindi ko pinansin kasi nga taga ibang bansa, sabi inisip ko lang bakit may nag-pop up sa akin ng ganito, then in-skip ko siya. In-skip, nag-pop up sa cellphone, then in-skip ko lang siya ng ganon, na kasi nga iba nga yung pangalan, Live News. Yun na pala ay ang account ni Doggy na na-hack, na pinalitan na siya ng name. At yun na pala yung ginamit yung account na yon para sa isang stream about sa yun nga, parang cryptocurrency ang usapan nila. Sa ilang mga post sa YouTube about sa pang-hacking o pang-hack sa account ni Doggy, ay may video doon na kung saan makikita mo talaga yung galit niya, kung saan nanlumo siya dahil nga doon sa nangyaring pang-hack ng account niya. Pag-gising niya ay yun nga daw, may binanggit sa kanya si Chicks about doon sa pang-hack ng account. And then, paghawak niya ng phone niya, niya ay naka-sign out na yung account niya sa YouTube. Ay, hindi lang YouTube, sa Google. At take note, naka 2-way verification din si Doggy sa kanyang Google account. Actually, yung 2-way verification na yun ay ginagamit talaga karaniwan ng mga YouTuber. Kahit ako, naka 2-way verification din ako. Dahil nga, syempre na mahirap na makuha yung account. Syempre, maprotektahan yung ating Google account. Dahil yung ating Google account ay yan siya din ginagamit natin sa YouTube. So yung purpose nun is para mag-pop up muna sa akin kung may gumagamit ba na ibang tao, at bago niya magamit yun ay kailangan muna ng verification mula sa akin para magamit yung account na yun sa ibang device o sa other device. Pero ganun pa man, kahit na naka-2-way verification yung account ni Doggy, ay nagawa pa rin ng hacker na makuha ito. At yun nga, ang 4.76 million na YouTube channel ni Doggy ay naglaho na parang bula. Nang ganong kabilis lang. So, bilang ikaw, isang YouTuber o isang vlogger na nagkaroon ka ng ganong kalaking subscribers na umabot na ng million subscribers, ay talagang nakapanlumo. 4.76 million na wala sa'yo sa isang iglap lang. So, lahat ng pagod, pagsusumikap mo sa channel na yon, ganon na lang kabilis na nawala sa isang iglap. Hindi na bago ang insidente ng mga hacking sa YouTube channel. Dahil may mga, kilala na tayong mga YouTube channel na nangyari na yung mga ganitong pang-hack ng account. Kagaya ni Paolo Tomenes, at ilan sa mga ibang YouTube channel natin dyan. Kagaya GMA News nga, eh, diba? GMA News TV, alam ko one time na hack yata din yan. And then, naibalik din kagad kasi nga alam naman natin, ang GMA ay may mga, syempre, mga professional din na mga IT yan. So, malamang sa malamang, nagawa ng paraan din kagad at nakuha din kagad yung account. Ganun din kay Paolo Tomenes na ilang beses nang nahack din yata yung account niya. And then, naibalik naman din kagad yung account sa kanya. Maibalik din kagad sana kay Doggy yung account niya, yung YouTube channel niya. Dahil talaga namang sayang. 4.76 million, sayang yung YouTube channel. So, yung mga gantong insidente ng pang-hacking sa YouTube channel ay talaga namang nakakabahala. So, ako, kahit ako, hindi man ganun kalaki yung channel ko, hindi 1,800 subscribers kasi no lang yan, kahit di naman i-hack yan dahil wala naman makukuha dyan sa account na yan, dahil bago pa lang yan na mamonetize. Pero syempre, bilang ako na may hawak ng Google account ko, ang YouTube channel ko, eh pag nangyari sa akin yan, syempre nakakapanlumo yan. Sayang yung effort, sayang yung pagod mo, sayang yung pagsusumikap mo para ma-grow yung channel na yan, para kumita, and then mawawala sa isang iglap. So, yun. Siguro sa atin, pag-ingatan natin ang gusto ang ating mga account. Huwag natin basta-basta ipagkatiwala. Lalo-lalo na yung mga account natin, Google account. Lalo na kung ikaw isang YouTuber.
eh ginagamit mo yung Google account na yun sa YouTube mo, eh huwag mo basta-basta ipagkatiwala sa iba, kundi hanggat maaari, ikaw lang ang nakakaalam niyan. Sa mga site, may mga site na kinakailangan pasukan ng Google account, di ba? Mag-sign in ka muna, and then minsan maglalagay pa ng password. Hanggat maaari, dummy account ang ilagay nyo, huwag nyo ilagay yung mismong main Google account nyo pagdating sa mga ganyang site na may mga pinipurchase kayo sa mga online, o kaya may mga site na kung gusto mo makalibre sa gantong software or ganyan-ganyan something, eh kailangan mag-login ka muna gamit yung account mo, kasi doon nila ipapadala yung email nila sa account mo to verify. So hanggat maaari, dummy account sana ang gamitin natin para maiwasan natin yung pang-hack, kasi hindi naman natin kilala yung mga may-ari ng mga yan, mga site na yan, lalong-lalo na kung yan ay naka-assign sa ibang bansa. So, o kahit dito sa Pilipinas naka-assign yan, so hindi mo kilala yung taong yung gumagamit ng site na yan. So hanggat maaari, dummy account ang gamitin nyo para makaiwas tayo sa mga ganyang klase ng pang-hack sa ating account. Lalong-lalo na kung yung Google account natin is ginagamit natin sa maraming bagay, kagaya ng mga email, YouTube, Facebook, yan, mga nakasync yan sa lahat ng ganyang account sa mga social media, eh pag-ingatan natin maigi. So hanggang dito na lamang tong video na to, at dito ko na tatapusin. So maraming salamat sa uli sa inyo mga tropa sa panonood, at God bless sa ating lahat.